Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sa module na ito, pagkatapos ng aralin ay inaasahang na isasagawa ang subtraction ng 2 hanggang 3 digit na bilang nang hindi nanghihiram gamit ang isip. Handa na ba kayong makinig? Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Isulat ang tansyang sagot sa bawat bilang. Huwag kalimutang mag-round off bago magsagot. Number 1, ito ay 5,000 at ito naman ay magiging 2,000. At ngayon, ang tamang sagot ay 3,000. Magaling! Number 2, ito ay magiging 6,000 at ang subtrahin ay magiging 2,000. At ang tamang sagot ay 4,000. Number 3, ito ay magiging 7,000 at magiging 5,000 naman ito. 7,000 minus 5,000 equals 2,000. Mahuhusay mga bata. At ngayon ay may babasahin akong kwento at gusto ko ay inyong pakinggan at inyong unawain. Ito ay may pamagat na ang mangingisdang si Mang Eduardo. Si Mang Eduardo ay isang mangingisda mula sa Zamboanga City. Maaga pa lamang ay pumapalaot na siya upang manghuli ng isda. Gumagamit siya ng lambat na may malalaking butas upang malalaking isda lamang ang mahuli at mabigyan ng pagkakataon na lumaki ang mga maliliit na isda. Araw ng pangingisda, nakahuli si Mang Eduardo ng 56 piraso ng bangus. Naibenta niya ang 44 na piraso ng bangus. Ilang piraso ng bangus ang natira sa kanya. Ngayon ay unawain natin ang suliranin gamit ang flats at longs. Ito ay ang 56. Tayo ay may 6 na units o ones na ang katumbas ay 6. At tayo ay may 5 longs na ang katumbas ay 50. Kaya ito ay may kabuuang 56. Ngayon, ibawas na natin ang 44. Kung makikita nyo sa units o sa ones, ay may kulay ang 4. Ibig sabihin, yun yung binawas natin. Kaya 6 minus 4 equals 2. At dito naman sa longs, ay ibabawas natin ang 4 na longs na ang katumbas ay 40. Kaya 50 minus 40 equals 10. Kaya may natira pang pag pinagdagdag natin ang 10 at 2, ito ay 12. Magagaling mga bata! Ngayon, pwede naman natin gamitin ang abstract. Una natin gagawin ay ang pagsuri kung ang bilang sa itaas o sa minuend ay mas mataas kumpara sa bilang sa baba o sa subtrahen. At hindi kinakailangang mahihiram o tinatawag nating regrouping sa Ingles. Kaya maaari bang magbawas ng 4 sa 6? Tama! Kaya 6 minus 4 equals 2. Pwedeng magbawas ng 4 sa 6 dahil mas mataas ang minuend kaysa subtrahen. Ngayon, maaari bang magbawas ng 4 sa 5? Tingnan natin. Tama! 5 minus 4 equals 1. Dahil mas mataas ang minuend nito kaysa sa subtrahen. Kung hindi naman kinakailangang manghiram o kailangan ng regrouping, maaari ka nang magbawas kahit nasa simulan pa lang ito sa pinakamataas na place value. Nakuha niyo ba mga bata? Sa panghalimbawa, una, kailangan natin suriin kung ang bilang sa itaas o yung minuend ay mas mataas kumpara sa bilang sa baba o sa tinatawag nating subtrahend. Para hindi na ito kailangang manghiram o hindi na kailangang mag-regroup o regrouping. Ngayon, maaari bang magbawas ng 4 sa 8 or 8 minus 4? Pwede ba? Tama, pwede. 8 minus 4 equals 4. Dahil mas mataas ang minuend o yung numero sa itaas kaysa yung nasa subtrahen. Susunod naman, kung wala naman ng subtrahen, ay maaari nang ibaba ng ang minuend. Gaya nito. So dahil wala ng numbers sa subtrahen, ay ibaba na natin ang minuend. Kaya 1. Kaya 18 minus 4 equals 14.
At kung hindi naman na kinakailangang manghiram o kailangang mag-regrouping, maaari ka nang magbawas kahit nasa simula pa lang ito sa pinakamataas na place value. Nakuha niyo ba mga bata? At paano naman kung ito ay tatlong digit? Una, kailangan isulat natin ng patayo ang mga bilang ayon sa place value nito. Susunod, unahin ang pagbabawas sa one's place value o yung nasa kanang bahagi. Kaya 2 minus 0 equals 2. Susunod na pagbabawas ay yung nasa tens place value naman. 6 minus 3 equals 3. At isunod na ang nasa hundreds place value at ito ay ang 9 minus 7 equals 2. Sundin lamang ang mga hakbang hanggang makarating sa pinakamataas na place value. Sa panghalimbawa, 752 minus 441. Unahin ang pagbabawas sa 1's place value, kaya 2 minus 1 equals 1. Susunod ay ang nasa 10's place value at ito ay ang 5 minus 4 equals 1. At susunod ay ang hundreds place value na 7 minus 4 equals 3. Kaya 752 minus 441 equals 311. At muli, sundin lamang ang mga hakbang hanggang makarating sa pinakamataas na place value. At para sa gawain ito, gamit ang isip lamang, isulat ang sagot sa mga sumusunod sa pinakamabilis na paraan. Number 1, 64 minus 23 equals, tama, 41. Number 2, 35 minus 12 equals 23. Number 3, 74 minus 31 equals 43. Number 4, 369 minus 114 tama, 255. At number 5, 258 minus 143 equals 115. Magagaling mga bata! Laging tandaan, sa pamamaraan o sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang, laging suriin kung ang bilang sa itaas o minuend ay mas mataas kumpara sa bilang sa baba o subtrahen. At hindi kinakailangang manghiram o i-regroup o regrouping. Number 2, kung hindi naman kinakailangang manghiram, maaari nang magsimulang magbawas sa pinakamataas na place value. At para sa inyong gawain, gamit ang isip lamang, isulat ang sagot sa mga sumusunod na pinakamabilis na paraan. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At diyan nagtatapos ang ating araling ngayong araw mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat! Paalam!